what's down mga citizens, no? So bali ngayon, nandito ako nakaupo sa harap nyo at hindi ako magva-vlog or kung ano-ano man. So ngayon gagawa tayo ng tutorial, kaya kailangan natin suotin yung mahiwagang jacket natin. Kaya naman ito, hawak ko na. So let's go! Uy! So bali, ito na, suot na natin guys. Ito, pag-usapan natin. Gagawa ko ng bago to sa channel natin, gagawa ko ng hindi siya bago, guitar tutorial pa din. Pero ang pinagkaibahan ay gagamitin natin ay... Uy! So bali, ito gagamitin natin is ukulele. Diba? So, sa mga hindi nakakalam, nagpe-play din ako neto. And yun, ito yung tutorial natin, kantang... So, tutorial natin yung kantang Best Part ni Daniel Caesar. So, let's go! Magsisimula na tayo. Kaya naman, kung gusto nyo malaman, gagamitin natin sa kantang to ay 4 chords. 4 chords lang sa buong kanta, okay? Sa verse, sa intro, sa verse, sa chorus, sa bridge, kung ano-ano man. Basta yan, yung 4 chords lang gagamitin nyo, wala nang iba pa. Kaya ito, turo ko na sa inyo para masimulan na natin. So, ang pinakaunang chord na gagamitin nyo ay C. So, paano yung C? Ilalagay nyo na lang yung... Ito, i-re-recommend ko sa inyo. I think, ewan ko, I'm not sure kasi hindi ako ganun ka, no? Pagdating sa ukulele. But, I'm using my ring finger, no? Para ilagay dito sa 3rd fret first thing. Ayan. Ito. Ito. Yan, kung nakikita nyo. Hindi ko sure, ha? So, bali ito. Ito yung C. Ito lang yung i-hit nyo. So, ayan. Bali, kumakapana kayo ng C chord. Ayan, no? C. So, ganito. Yan. Yan yung C chord. Next naman ay kakapain nyo ay yung after ng C chord, next naman is G minor. So, paano gawin yung G minor sa ukulele? Ilagay nyo tong pointing finger nyo. Ito, pointing finger nyo, ilalagay nyo dyan sa first fret, first string, dito. Then, ilalagay mo yung middle finger mo, ilagay mo sa second fret, third string. Ganyan. Yan na. Next is yung ring finger mo, ilalagay mo siya sa 3rd fret, 2nd string. So, para kang gumawa ng D minor sa gitara mo. Kaya ito, gagawin mo siya ganyan. Ito, D minor. Yan. So, balikan natin yung unang chord, which is chord na C, then magiging G minor. So, ganito. C, C. Sunod, G minor. Yan. So, na-hit nyo na yung G minor at C. Sunod naman ang chord na gagawin natin is F. So, paano gawin yung F sa ukulele? So, bali, gawin nyo yung pointing finger nyo, lalagay nyo siya dito sa first fret, second string. Yan. Yan. Di ko sure ha, kung gano'n siya. Yan, ganyan. Next is yung middle finger nyo, lalagay nyo siya sa 2nd fret, 4th string. So, bali, ganito. Yan yung tunog niya. Yan, yan, yan. F yan na nakikita nyo, guys, sa F to. F. So, bali, ganito. Balikan natin simula sa una ulit para masabayan nyo. So, C. Next is G minor. Next is F. Yan. Yun lang, guys. Tapos, so, bali, last chord na tayo. Gagawin natin is G sharp. So, paano gawin yung G sharp? Yung G sharp, para siyang lagay nyo dito yung ano nyo? Yung middle finger nyo, lalagay nyo sa 3rd fret, 1st string. Yan. Ito. Yan. So, bali, yung pointing finger nyo, ilalagay nyo naman sa 3rd fret, 3rd string. Ito. Yan, guys. Ito, ito, ito. And yung ring finger nyo, lalagay nyo siya sa 4th fret, 2nd string. So, bali, ganito. O, oh, yan. G sharp. Kasi, diba, yung G, 2nd fret naman siya, ganito, yung G. E sharp yung gagamitin natin. Kaya, iuusog natin siya. Yan, sharp, diba, sharp. So, G sharp. Ayun yung tunog ng G sharp, guys. So, bali, yan. Yun na yung apat na chords na gagamitin natin. So, balikan natin simula una. So, C, G minor, next is F, next is G sharp. Ayan. So, ganun yan.
Ang sunod na ituturo ko naman sa inyo ay yung strumming. So, paano gawin yung strumming? Ang marirecommend ko sa inyong strumming ay apat na strum lang. So, bali, puro siya down. So, 1, 2, 1, and 2. 1, 2, 1, and 2. So, ganun, apat na strum lang siya and down. Yun yung parang madali lang natin siya gawin. So, ganito ang mangyayari. Diba ito? Ganito tulog niya. Tiyan mo. Ganito. Ano ba ito? Ito. Pababa lang siya gagawin nyo. And may ginagawa din ako strum. Tuturo ko sa inyo. I-slow-mo nyo na lang yung video nyo kasi hindi ko siya alam kung paano ko siya ipopronounce sa inyo. And ito, pakita ko sa inyo. And ito, yung sa strumming ko naman, yung sa ginagawa ko pag strum ko nung kanta. And please bear with my voice, no, kung kakanta ako. Para lang pakita ko sa inyo kung paano siya gagawin. So, bali ganito. I just want to see I just want to see how beautiful you know that I see it. I know you're a star. Where you go, follow. Yon, so bali ganun. Eto, lapit ako ng konti ah. So bali ganito siya. Ito. Yan. Finish it from. So, bali sa buong kanta na yun, 4 chords lang yung gagamitin nyo at 4 na strum lang din yung gagawin nyo. Kaya, guys, kaya nyo siyang gawin, no? And I hope nakatulong ako sa inyo sa para ma-achieve nyo yung gusto nyong gawin, di ba? Yung goal nyo na matutunan yung best part sa ukulele. So, thank you for watching. Mga citizens, so tapos na natin yung tutorial natin. So, kung nagustuhan nyo itong video para naman makatulong kayo sa akin, like nyo. I-share nyo and comment down below kung i-subscribe to my channel now and panoorin yung iba kong videos. So, thank you for watching.